BFF o best friend forever kung ituring ng marami sa atin ang ating mga alagang aso. Pero ingat pa rin sa mga asong gala. Huwag basta-basta maging kampante. Marami raw natutuwa sa bagong silang nasanggol ng mag-asawang Jomar at Noemi na si Natasha. Pero sa lahat sa kanila, meron daw silang hindi makalimutan. Isang matandang babae na tila kakatwa na raw ang pagkagiliw sa dalawang buwang sanggol. Gustong-gusto niyang yung anak ko. Tuwang-tuwa siya sa anak ko. Siyempre, mataba kasi yung anak ko. Nagpagasolinaan lang din doon. Lagi kong nilalayo yung anak ko sa kanya. Hanggang sa sumakay na siya pa uwi, nakatingin pa rin sa bata. Nabahala man sa ikinilos ng matanda, ipinagkibit-balikat na lang nila ito. Lalo't umalis naman din daw ito agad. Pero wala silang kamalay-malay. Na ang dapat pala nilang ikapangamba. Mangyayari makalipas ang 3 araw. Sa viral CCTV footage, isang asong gala ang hindi nila namalayang dumaan sa kanilang likuran. Ang aso pumasok sa nakabukas na pinto kaya nalapitan nito ang natutulog na anak nilang si Natasha. Hindi na nakita sa video ang aktwal na nangyari. Pero ilang segundo lang ang lumipas, ang mag-asawa humahangos ng tumakbo papasok ng kwarto. Narinig niya po yung iyak ng bata. Sunod na lang inihagis ni Jomar palabas ng kwarto ang aso at saka tila natarantang humingi ng saklolo dahil ang sanggol inatake na pala ng aso. Sobrang sakit, sir. Hinagat ng anak ko. Ilang kaya. Pulang-pula po yung mata ng aso. Kumuha agad siya ng motor. Kahit anong sigaw namin, sir, sa labas, nahingi kami ng tulong. Walang dumaan na sasakyan. Ang aso, agad nakatakas. Habang sina Jomar at Noemi, agad daw nilang itinakbo ang kanilang anak sa ospital. Wala na yung anak namin. Sobrang sakit po. Segundo lang kasi yung nagsiselfon lang daw ako eh. Wala nga kaming cellphone. Hindi ko pa nga alam kung paano nangyari yun eh. Ang cause of death kasi talaga head trauma. Yung sugat ni baby, malalim dito po sa may bumbunan. Sa gitna ng pagluluksa at pagkagulat at sa paghahanap ng kasagutan kung bakit ito nangyari sa kanila, sa kanila naalala ang misteryosong matanda. Ilang araw nun, may nangyari na nga sa bata. Yun ko lang kasi nakita yung matanda na yun. At saka yung aso na umagat sa anak ko, yun ko lang din nakita. Ang suspecha nila, ang matanda, nag-anyong aso lang. At isa raw talagang aswang. Posible raw kasing binalikan nito ang kanilang anak para puntiryahin. Yung utak po talaga yung kinuha. Wala po siya kahit anong sugat sa mukha. Kung asong yun, kami yung unang kakagatin nun. Wild na siya eh. Bakit hindi kami yung kinagat? Nung binagsak niya yung aso, sobrang lakas. Yung aso, parang baliwala lang, tapos takbo. May pumasok sa aso. Yun nga, parang aswang. Mag-asawa, kumonsulta rin sa albularyong si Susima na agad nagsagawa ng isang ritual. Ayon sa kanya, ang salarin, hindi lang daw talaga ordinaryong hayop. Nindob ng malibo. Kuri mong bata na hindi ko anjog mga dautan. Mahimuro na sa ilang iro. Yaya bang saon ng bata? Wag ito. Susunod, sanggol sa President Manuel Rojas sa Zamboanga del Norte, patay matapos di manong atakihin ng aswang na nag-anyong aso raw. May pumasok sa aso, yun nga, parang aswang. Nung binagsak niya yung aso, sobrang lakas. Yung aso, parang baliwala lang. Pero aswang na nagkatawang tao nga ba ang umatake sa sanggol? Ang aso, hinanap ng aming team. Kumisa yung dalaan, anamang good, at turamang good siya, at kita ko siyang may dugo.
May basihan kaya ang kanilang hinala sa pinagbibintangang matanda? Lagi kong nilalayo yung anak ko sa kanya, nakatingin pa rin sa bata. Mabibigyan na ng linaw. Susunod na! 2 buwang sanggol sa bayan ng President Manuel Rojas sa Zamboanga del Norte, di umano inatake raw ng aswang na nagkatawang aso. Kung asong sir, bakit hindi kami yung kinagat? Nung binagsak niya yung aso, baliwala lang, tapos takbo, parang aswang nga. Pero nasaan na nga ba ang umataking aso? Matapos daw ang insidente, nagawa pa raw itong habulin ng mga residente. Kita ko siyang may dugo, agresibo. Natakot, bigla lang mga gat ng aso. Tumakbo balik papuntang merkado, inabol ng mga tao ron. Dahil sa galit ko, hindi ko na siya gusto na makakagat pa ng iba. Kaya naghabulan. Nabutan namin doon, pinatay na po nila. Niretrieve namin yung aso, positive po yung aso. Rabies po. Dito namin inilibing yung katawan po ng aso. Wala pong nakakaalam kung kanino or saan siya galing. Stray animals talaga siya. Bihira sila mag-aaway unless provoked yan. Yung dog ay biglang kakaroon ng ibang ugali kung may pagkain, kung may gatas, or biglang kung dinilaan niya tapos biglang nagising yung sanggol. Yung nature ng dog, pag nagulat, ay kakagat yan. Maaari maisip ng pet na yung sanggol ay pwedeng ibang hayop. Always is observe the dog for 14 days. Kasi kung rabid yan, in the next few days, patay yan. Response to kill the dog, no. Always talaga kami nagkakandak ng vaccination. Sa LGU naman, ginagawa naman din namin yung part na magkaroon kami ng dog pound for sa stray animals. Samantala, ang tinukoy nilang matanda, ipinagtanong-tanong din ang mag-asawa. Wala mo kabantay nga na itigulang nga ni Duhul sa amua. Wala ko kabantay. Ang paniniwala ng ating mga ninuno, ang aswang ay nagbabago ng anyo. At ito ay nananakit at kumakain ng mga tao. Daladala nila yung kanilang mga malalim na paniniwala na karamihan sa mga nangyayari sa kanila ay elemental at hindi maipapaliwanag ng sensya. Sa pagkakataon ito, pinapaniwalaan nila kung ano yung nararamdaman at nakikita nila. Dito po sa lugar namin, wala pong senaryo na may aswang talaga. Ngayon lang ako naka-experience na yung bata kinagat ng aso. Hindi naman po namin sila pinipilit, sir, na maniwala na aswang yon. Kasi wala naman po talaga sila sa time na pumunta dun yung aso. Para mas mapagtanto ng mag-asawa ang nangyari, ipinakonsulta sila ng aming team sa isang counselor. That was a very traumatic experience. On the way naman to moving on, unti-unti maghihilom din. So for those people who had experienced a lot of challenges in life, they have to anchor doon sa relasyon ng family. Sa mga trahedyang hindi madaling tanggapin, sadyang naghahanap ng kasagutan. Kahit pa sa mga hindi kapani-paniwala. Sinisik ko din yung sarili ko. Kung nasan ka man ngayon na, nawarin mo kami ni Papa mo. Hindi ka namin naligtas. Malaman ka namin, nak. Namimiss na kita, nak. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.